Naalala kanya lahat. Hindi pa rin mapigilan maging emosyonal ng 43 taong gulang na si Rizaline dahil sa sakit na diabetes. Dahil kasi sa panganib nito, noong Mayo, kinailangang putulin ang kanyang kanang paa. Higit isang buwan siyang namalagi sa ospital at umabot sa higit 150,000 ang dapat sana nilang bill. Maliit lamang ang kita ng kanyang construction worker na mister, kaya't hindi nila alam kung paano ito mababayaran. Mabubulok na lang ako dito sa ospital, hindi ako makakahanap ng ganung kalaking halaga. Pero sa tulong ng Medical Assistance for Indigent Patients at Financially Incapacitated Patients Program ng Pamahalaang Panalawigan ng Pangasinan, nakauwi si Rizaline sa kanilang bahay sa Alaminos na walang binayaran. Wala ka talagang iniisip na nababayaran. Hindi ka na mag-isip na paano kaya ako magre-remedyo, kung saan ako magre-remedyo. Una ay ang ating mga indigent patients. Ito ay mga individual na yung kanilang kinikita sa bawat araw ay hindi pa sapat para tugunan yung kanilang araw-araw na pangangailangan. So obviously, tutulungan natin ang mga taong ito. Pangalawa, may ginatawag tayong financially incapacitated patients. Ito yung mga tao na makakatanggap ng tulong hindi dahil sa kanilang socio-economic status, kundi dahil sila ay na-diagnose na mga sakit na nangangailangan ng pangmahabaan na gamutan. Isa lamang siya sa mga benepisyaryo ng naturang mga programang medikal sa probinsya. Samantala, patuloy pa rin ang monitoring ng Provincial Health Office sa mga sakit gaya ng gastroenteritis o ang tinatawag na trangkaso sa tiyan at bituka. We have actually recorded, this is cumulative ma'am, 4,809 cases and 15 ang nasawi, no, or mortality namin. Compared to last year, this is 70% high. Last year po, 4,100. And we have a 23 mortality. So ang challenge namin sa gastroenteritis is actually the mortality. So nagkakaroon po ng pagkasawi, no? And yun po yung ina-address namin recently po. Madalas itong makuha sa mga kontaminadong pagkain o inumin. Ang virus na ito, maaring maikalat sa pamamagitan ng direct o indirect contact. Ilan sa mga sintomas ng naturang sakit ay pagkawala ng ganang kumain, paglaki ng tiyan, pagkahilo, pagsusuka, labis na sakit ng tiyan, pagtatae at pagkakaroon ng dugo sa dumi. Sakaling makaramdam ng sintomas ng naturang sakit, payo nila na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na paggamutan para hindi ito mauwi sa pagkasawi. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.